Yan mga lods, chicken na pritada po ang ating menu ngayong araw para sa ating mga dudud friends. So yun mga lods, ang ating mga ingredients na gagamitin sa ating pagluluto ng chicken na fritada. Yung pong ating sibuyas at bawang, ang ating chicken, at tayo ay magpainit na ng mantika mga lods para magigisa na natin ang bawang sibuyas. So unahin muna natin ang sibuyas, magigisahin. Ayan, ang bango, grabe. Sibuyas pa lang ang bango na. Isa pa lang yan. So yan, lagay na natin yung ating bawang mga lods para na hintayin lang natin yan na maging brown bago natin ilagay yung ating chicken. Ang lulutuin po natin yung chicken ay 2.5 kilos para po sa ating mga kasamahang trabador dito sa ating site, sa construction site. Ito po ay murang halaga lang at para patulong sa kanila, hindi sila ganong mamahalan ng pagkain. So yun mga lods. So yun mga lods, anin lang natin yan na maging brown light lang. So, anin muna natin na tawag sa amin, sangkutsayin muna natin sa bawang sibuyas. At hindi lang po natin yan na mag brown siya bago natin maglagay ng ibang mga ingredients. So maglagay lang muna tayo ng paminta. So haluin lang natin para yung sa ilalim ay mapaibabaw para mahalo siya ng maayos. So ayan mga lods, so ilalagay ko na po ang tomato paste dahil brown na po yung ating chicken. Ayan o mga lods, so ayan po ang proseso ng pagluluto ng chicken na fritada mga lods. Ayan, ganyan lang. So ayan mga lods, na mix na natin yung tomato paste sa chicken. So yan, haluin lang ng haluin para maano yung tomato paste ano sa lahat ng chicken na mix. So ito na mga lods, na i-mix natin. Maglalagay lang po tayo ng 1.5 cup na tubig para po may kunting sabaw. So yan na mga lods. So ano lang muna natin yan, lutuin. So sa ngayon mga lods ay tatakpan muna natin siya ng mga, hintayin natin ng mga 15 minutes para maluto siya. So yan mga lods. Okay, ito na mga lods, makalipas ang 15 minutes na paghihintay natin. So ayan na po siya, ano na yung ating chicken na paluto na siya. So haluin lang natin ng pailalim yung nasa ibabaw at nasa ibabaw. So sa ngayon po mga lods ay maglalagay na po tayo ng bell pepper. Ayan yung ating bell pepper, kunti lang ating ilalagay na bell pepper. So mamaya maya na natin po ilalagay yung ating pong mga sangkap. Ayan lang po natin itong bell pepper, no? So ayan, bango na, masarap na, grabe oh mga lods. So ngayon mag-add lang tayo ng patis para sa tamang timpla. Add lang tayo ng patis. So haluin lang natin mga lodi. Tapos ilalagay na po natin dito yung ating carrots saka yung ating patatas mga lods. Yan o. Yan yung ating pangalawang ilalagay, yung carrots saka patata. Kasi para maluto yan, ipapahuli natin yung iba pang mga ingredients, no? Ng ating ibang sangkap ay ating ipapahuli. Lutuin muna natin yung patata at saka carrots. So ang daming ating nilagay na
patatas sa carrots. Mas maganda yan para sa ating mga kadudod friends. Sa ngayon, takpan muna uli natin ng 15 minutes uli para tuluyan ang maluto ang ating patatas sa carrots. So ayan, hintayin lang natin po yan. So ito na nga mga lods. Wow, grabe, sarap na. Maglagay lang tayo ng chicken cubes para mas masarap. Ayan. Yan, para mas masarap, maglagay natin ng chicken cubes mga lods. So kulang na lang natin dito ay ang ating tomato sauce mga lode para tuluyan ang maluto natin ang ating apritada, chicken apritada mga lode. So yan, haluin lang po natin para mix natin yung nilagay nating cubes. Mas masarap. So ngayon, maglalagay na po tayo mga lodi ng ating tomato sauce. Yan mga lods, ating tomato sauce, no? Mas masarap ating apritada. Mga lods, so gawin lang natin ang ating luto. Yan, grabe, sarap nito mga lods, ang ating luto ngayon, ating chicken apritada. Yung ating paulam na naman ngayon sa ating mga kadudod friends na construction boys, no? Sa murang halaga, abot kaya nila ang presyo para hindi sila gaano namamahalan at hindi na sila lalabas pa. So, tikman lang natin. Oh, grabe, okay. Champion sa lasa. Tuloy na naman ang kainan nito ng ating mga tropa. Lagyan natin ng asukal. Ano lang po yan, optional lang po yan. Hindi naman, hindi. Pero pag ano, talagang kailangan maglagay ng asukal. So yan mga lods. Okay na yan. Saktong-sakto na ang lasa ng ating chicken apritada. Ayan o, puno yung kawali natin. Sakto yan sa 16 katao na kumakain dito sa aking canteen. So yan, takman lang natin mga lods. Ayan, grabe, sarap na. So maglagay lang tayo. Ako maglalagay po ako ng sili dahil bigulano nga po ako. So mag-add lang po ako ng sili. Ayan o, siling haba. Ayan mga lods, lalagyan lang po natin para mas masarap, mauruanghang tapos mabango pag may sili. So yun yung ang discarte namin mga bigula. Madalas kami gumagamit ng sili sa aming pagluluto. So yun mga lodi, grabe, napakasarap na ng ating chicken apritada. Wow, hindi pwede na itong lantakan. So ang oras natin ngayon ay nasa 11:34 na. So kayang-kaya pa, abot pa to kasi ang birthday nila ay 12. So yun ang kanilang pananghalian, plus 12, break time sila ng isang oras. Oops, grabe, okay na yung lasa, saktong-sakto na mga lodi, pwede na paka ng ating mga kadudod friends. Ayan. So hintayin lang natin ang kanilang break time. Ito po ibabalutin ko pa ng plastic ko pa para wala kasing plato. Ano na lang, balot-balot na lang mga lods ang aking ginagawa dito. So ayan mga lods, tapos na po ang ating pagluluto ng ating chicken apritada. Napakasarap ngayon, napananghalian ang ating mga tropa. Good morning again mga kadudod friends. So ayan, nandito naman tayo ulit sa harapan ng munting kusina dito sa ating site. Buhay construction po mga idol. So sa araw na to, araw ng Webis, nagluto po tayo ng chicken apritada. Yan po yung ating paulam sa ating mga tropang construction. So ayan, samahan niyo po ako lagi sa araw-araw na i-upload ko sa buhay ko dito bilang cooker ng construction boys. So ayan, hanggang dito na lang po. And God bless po sa inyong lahat. Shout out po sa ating Team Bulan Original Vlogger, no? So ayan, thanks God at sa araw-araw na nandito tayo sa construction site ay binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon, no? So ayan, sa hindi pa po nakapag-subscribe at pakisubscribe na rin po at huwag kalimutan po i-share ang ating mga video, no, sa pagluluto. So ayan, hanggang dito na lang. God bless po sa inyo lahat. Thank you.